nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nag-aamyenda sa fixed term sa mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines mula sa 3 taon, magiging 2 taon na lamang ang termino ng Major Service Commanders. Sasakupin ng batas ang termino ng mga pinuno ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Military Academy Superintendent. Mananatili naman sa 3 taon ang fixed term ng AFP Chief of Staff. Madaragdaga naman ng 1 taon ng serbisyo ng Second Lieutenant o Ensign hanggang Lieutenant General o Vice Admiral. Mula 56 years old, magiging 57 years old na ang retirement age ng mga ranggong ito. May ulat si Alan Francisco. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magpapalakas sa profesionalismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasama rito ang pag-amyenda sa probisyon sa tour of duty at ang pagkakatalaga sa mga key military official. Ito ang Republic Act No. 11939 o an act further strengthening professionalism and promoting the continuity of policies and modernization initiatives in the Armed Forces of the Philippines and amending for this purpose Republic Act No. 11709. Na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong April 13, 2022. Sa nilagdaang amendment ng Chief Executive na Republic Act No. 11939, nakasaad na mababawasan ang fixed term ng mga Major Service Commander sa 2 taon mula sa 3 taon. Ito ay ang Commanding General ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at ang Philippine Military Academy Superintendent. Sa batas na nilagdaan noon ni dating Pangulong Duterte, ang mga hepe ng Army, Navy at Air Force ay binigyan ng fixed 3-year term habang ang PMA Superintendent ay may tour of duty ng 4 taon. Habang ang Chief of Staff ng AFP naman sa ilalim ng bagong batas ay mananatiling may maximum na tour of duty na 3 consecutive years. Nakapaloob din sa amendment ang pagpapalawig pa ng 1 taon sa serbisyo ng may ranggong Second Lieutenant o Ensign hanggang Lieutenant General o Vice Admiral. May nabandato rin ang bagong batas na ang enlisted personnel ay dapat obligadong magretiro oras na maabot ang nasa 30 years of satisfactory active duty o kapag naabot na nito ang edad na 57. Inaatasan ng Department of National Defense na mag-formulate o gumawa ng mga rules and regulations ng bagong lagdang batas. Mabasa naman ang kompletong nilalaman ng naturang batas sa Official Gazette ng Pilipinas. Alan Francisco para sa Bayan.